Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nakikinig, sa mga taga-subaybay. Nandito na naman po ako, ang inyong admin, at gusto ko lang kayong kausapin muna bago tayo magsimula sa ating kwento. Sisimulan ko muna ang lahat sa ating shout out! LJ Kobe Sacristan, Hans at Mami Owie, magandang araw po sa inyo kung nakikinig kayo. Tendel G. Ray Aguilar, John Lloyd Diaz, Lailani Agtang, Chelsea Tyra Pisuna, Magina ni Kendricks, Maria Therese Domingueño of Taguig, Jocelyn of South Korea, gandang araw kung nasan ka man, kung anong oras man ngayon sa South Korea, Lynn Bingkalu, John Simon De Leon, Merwin and Macman, Yuri Visitacion, Lance and Leomar, Jose Marie Villanueva from Camarines, Caloocan, J.R. Alarcon, Carl Cailes, Romel De Guzman, Arnesito Ursinado from Maktabahar, Alkasim, Buraida, Saudi Arabia. Magandang araw po sa mga taga-Saudi Arabia. Patrick Filar ng Jensen, Christian Renz Hamilton from Milan. Uy, may mga taga-Milan na pala ako nakikinig. Sylreen, Zyrel, and Dylan from San Mateo. Red ng Pampanga, Nico Thompson ng Pasita, San Pedro. Uy, taga-Pasita, malapit ako dyan. Lani Jung from Korea, Eliza and Elea Andrade from Lapu-Lapu, Cebu. Merwin, Gabriel Palatao from Caloocan, Mark Orpilla, Paul Marilla, Sheila Gabriel at Epps, workers sa South Korea. Again, mga taga South Korea, magandang araw po. Masashi Kishimoto, mukhang Japanese to. Renz Arcibal, Ray Louie, taga Australia. Magandang araw sa mga taga Australia, mga nasa baba ng Pilipinas. Mga 2 hours away lang po yan. Or 3 hours lang ang pagitan ng oras natin. Jefferson Imus, Dan Christian Escoto, Richard Balanay, Mary Ann Rilio Balanay, mga pamilya po yan. Lani Jung, Graphic Central Digital Photo Lab, Erica Salvador of California, Denmark, Artista of Calamba, Laguna, Hannah Salvador, Kurt Garcia. Yun po, mga kaibigan, ang ating shout out! Isa na lamang po bago simulan ng kwento. Nagbukas po ako ng Patreon. Sa mga hindi po nakakaalam, Patreon po is paraan po para makareceive ng pera ang isang tao or isang channel. Kung gusto nyo po, kunyari, ako, nag-i-enjoy ako sa channel na to. And gusto kong makatulong para gumanda palalo or para basta. Gusto kong matulungan taong yon or isang artist or isang creator. Pwede po akong pumunta sa Patreon kung meron siyang Patreon page. At magpapadala po ako ng pera sa kanya every month. Pwede pong every month or every video. Sa akin po, every month lang po. Maski $1 lang po. So kung taga-US kayo, 50 pesos lang po monthly. Pwede nyong ilagay na hindi nyo na po iisipin. 50 pesos lang po. Or kung gusto nyo, marami kayong pera or whatever. Gusto nyo tulungan ng aking channel. Pwede naman pong taasan ang bigay nyo every month. I mean, it's just a way for me to fulfill the dreams and the needs na nangingin na marami pang video. As of now po kasi may trabaho pa po ako. So, in the future, gusto ko sana maging full-time to. And in order for me to achieve that, kailangan ko po ng support. So, hindi naman po ako nagre-require, no? Kung taus-puso lang po na pagbigay. Visit nyo po yung Patreon channel ko. Medyo pangit pa po siya pero andun na po. Pwede na po kayo magpadala ng pera. Just kung gusto nyo lang naman. Okay. Andun na po yung reasons kung ano po talaga yung dreams ko and whatever. Andun na po sa Patreon page. Visit nyo lang po. Nasa ilalim po ng description ng videong to. Okay. Magandang araw po ulit at intro! As promised, here I am again. So, rekta na tayo sa kwento, guys. Hindi naging ganun kadali ang unang taon ng pagsasama namin ng asawa ko. Madalas kasi wala siyang oras sa akin. Lagi siyang nasa church, gabi na akong umuwi. Dagdag pa, nabuntis ako kaya ganun siguro masyado akong touchscreen. Nakakainis lang na inaaway ko siya, pero hindi niya ako pinapatulan. Kaya pag naiinis ako sa kanya, lumuluwas akong Manila. Doon ako nag-i-stay kila mami. Minsan, magpapalipas ng isa o dalawang araw, andyan na agad si Victor at susunduin ako. Daily kong makipag-usap sila mami kay Apollo through Skype. Nakikita ko siya sa kanyang sarili ko, lalo na si Artemis. Isang araw, nag-crave ako sa kwek-kwek. Lumabas ako, naglakad papunta sa may bilihan ng merienda sa may kanto. Sarap na sarap akong kumakain nung may lumapit sa aking babae. Normal na babae, nasa mid-40s siguro. Naka-t-shirt, tsaka pants.
Akala ko na amazed lang siya sa akin kasi nakailang kwek-kwek na ako. Yung itlog talaga ng manok hindi pugo kaya malaki. Pero nabitawan ko yung kinakain ko nung tawagin niya ako sa pangalang Artemis. Right that very moment, walang linggong likod na umalis ako. Akala ko hindi niya ako sinusundan. Kaya sobrang gulat ko nung matanaw ko siya doon sa may gate namin. Nanginginig ako, tinawagan ng asawa ko. Napasigaw pa ako nung pagtingin ko sa harap ko. Nasa harap ko na yung babae. Pasensya na, akala ko ikaw si Art. Si Hera ka pala, diba? Paano mo ako nakilala? Hindi ko ino-off yung phone ko. Kilala ko yung kambal mo. Akala ko kanina ikaw siya. Nanghinala na ako na may mali. Kaya nagpaalam na ako at mabilis na pumasok sa bahay namin. Nagsabi ako kay Mami. Umiyak siya. Sinabi niya hindi pa ba nila kami titigilan. Kaya nagulat ako sa narinig ko. I'm sorry anak. Naka-move on ka na sa kapatid mo. Buntis ka pa. Kaya nag-decide kami ng daddy mo na huwag nang sabihin sa'yo. Ano yun ni? Last month, may kumausap sa aming babae. Sabi niya tulungan daw namin yung anak niya. Parehas daw kasi silang kasasadlakan ni Artemis kung wala siyang gagawin. That night, dumating si Victor. Patingin-tingin siya sa labas nang makapasok siya. It was raining hard that time. Basang-basa siya. Kaya pinagpalit siya ni Mami ng damit. Nung sumilip ako sa bintana, nakita ko nandun yung babae. Basang-basa at nakatingin lang sa bintana namin. Hindi ko alam kung bakit may kung anong humaplos sa puso ko at naawa ko. Siguro daan na rin yun ng Diyos para masagot ang ilan sa katanungan namin regarding to what really happened to my twin. Pinapasok ko siya sa bahay. Binigyan ng pamalit na damit. Takang-taka ang mukha niya pero di siya nagtanong nang hinatid ko siya sa CR. Tinimplahan ko siya ng kape, kinainan ng tinapay. Noong gapanahong yun, di ko rin alam kung anong nangyari sa akin. Basta nasa isip ko na lang na paano kung Mami ko yung nasa ganung kalagayan? May tutulong kaya sa kanya? Gulat na gulat si Mami nung makita siya. Si Victor, initian lang ako. Halatang gutom na gutom si Gina. Halos maubos niya yung buong loaf bread. Pasensya na kayo, sabi niya. Gusto mong kumain ng kaning manang? May dala akong daing na bangus, alok sa kanya ni Victor. Umiling siya. Hindi na, maraming salamat sa kabaitan. Kabaitang hindi ko naman dapat naranasan. Tumingin siya sa wall clock na nasa harapan niya. Mayroon na lang akong isang oras at 15 minutos bago nila ako mahanap. Sisimulan ko na. Ang ano po? Gusto kong malaman niyo na kilala ko si Artemis. Nakilala ko siya. Sabihin niyo nang ako ang recruit sa kanya. Ako ang naninlang sa kanya. Galit siya, hindi sa'yo Hera, kundi sa sarili niya. Akala niya may kulang sa kanya kaya hindi siya ang nagustuhan ni Frank. Sabi ni Gina, grupo sila ng mangkukulam na nag-recruit para magpatuloy ang itim na kaalaman. May mga matataas na tao ang kasama sa grupo. Lahat ng gustuhin ng mga miyembro makukuha nila sa isang kapalit. Buhay. Kailangan nilang mag-alay ng isang buhay sa bawat hiling nila. Naiyak si Mami nung sinabi niya nag-alay si Art ng isang batang kalye para sa una niyang hiling. Naalala niyo yung sa kwento kong una na akala ni Frank ako si Art? Yun pala yun. Though kambal kami, hindi naman kami parehas ng boses. Kumbaga yung hiling niya isang spell na kunwari ako siya. Akala niya oras na mabuntis siya, siya na ang mamahalin ni Frank. Pero sadyang mapadling lang ang job mo. Yung sinabi ni Frank na nahuli niya si Art na may kung ano na siyang nilalagay sa inumin niya, dalawang hiling niya yun, gayuma. Pero dahil nalaman ni Frank yun, hindi tumalab. Hanggang sa maging desperado siya, umiling siya sa ikatlong beses na kapalit ng buhay niya. Lahat na ng sagot namin na sagot, iisa na lang ang hindi pa. Bakit mo to sinasabi? Tanong ni Victor. Nalaman ng grupo ang pagkabigo niya. Nalaman kong tinulungan ka ng Diyos, Hera. Nakikiusap akong tulungan niyo rin ang anak ko. Hindi ko kasi alam kung pakikinggan pa ako ng Diyos sa lahat ng kasuklam-suklam na bagay ng mga ginawa ko. Pinilit kong itago sa pamilya ko ang sikretong to, pero mapanlin lang sila. Palihim na pala nilang isinamang ang anak ko. Halos kasabay lang daw ni Artemis ang anak ng lalaki sa pagsama sa grupo. Inaalok siya ni Mami dahil umiiyak na siya ng walang tigil.
Si Victor naman tahimik lang nag-iisip. Nang kumalma si Gina, sinama niyang nasa bahay nila ang anak niya. Minsan matino, minsan hindi. Ang hiling ng anak niya ay walang hanggang kaalaman. Kapalit ng buhay ng apat na tao, hindi basta-bastang tao, mga taong may malakas na pananampalataya. Gusto ng anak kong kumawala, pero hindi pwede. Kayo na lang ang naiisip kong paraan. Di bali na ako, wala ako, wala lang ang anak ko. Aling Gina, tao lang din kami. Humihingi ka ng tulong sa Diyos, pakikinggan ka niya. Hindi pa huli ang lahat. Tumayo siya at parang natatakot. Aalis na ako, ilang minuto na lang malalaman na nilang nasaan ako. Pakiusap. Binigay niya kay mami ang isang papel. Tulungan niyo ang anak ko. Kinaumagahan, kahit hindi kami nag-uusap ni Victor, kinuha namin kay mami ang papel na may nakasulat na address at pinuntahan namin. Nagulat kami nung malamang sa isang sikat na subdivision sa Taguig ang lugar. Nag-doorbell kami at pinagbuksan kami ng isang lalaki. Sa itsura pa lang niya, alam na namin siya si Jared, ang anak ni Aling Gina. Parang inaasahan na niya kami, kaya bumulong sa akin si Victor na baka trap ang lahat. Yung bahay parang bahay ng mayamang tao. Nakakalula yung mga muebles, may chandelier pa. Nangulat kami nang sa may huling step ng hagdan may isang duffel bag. Tara na habang matino pa ako. Ha? Makita ko kayong kausap ni Mama. Andito kayo. Kaya malamang pumayag kayo na tulungan ako, diba? Tara na habang matino pa ako. Takang-taka kami pero sumunod na lang kami sa kanya. Pagdating namin sa bahay nila Mami, tuloy-tuloy siyang pumasok na parang bahay niya. Sa Pangasinan tayo. Mahahanap nila ako agad dito. Isama mo na rin ang mga magulang mo. Wala nang tanong-tanong. Si Daddy nung unang umangal pero napapayag din namin siya. Nahimik kaming lahat habang nasa biyahe nung bigla siyang napahawak sa ulo ko. Pigilan niyo please. Tulungan niyo ako. Ayoko na. Pinagtitinginan na kami ng mga ibang pasahero sa bus. Nasa harap lang namin sila ni Victor. Bigla na lang nilabas niya yung Bible na lagi niyang daladala. Inahawak kay Jared. Pero pagkahawak ni Jared, binitawan niya rin agad na para bang nasaktan siya. Magdasal ka, Jared. Magdasal ka. Tumawag ka sa Diyos. Tutulungan ka niya. Nasa daon na kami nung kumalma siya. Naka-aircon ng bus, pero pawis na pawis siya. Nakayakap na rin siya dun sa Biblia. Nung makarating kami sa Pangasinan, binigyan ko siya ng tubig. Pagbaba niya ng Bible, kitang-kita na sugat-sugat na parang napaso yung kamay niya. Alagad ako ng demonyo. Natural lang na ganito. Pumatay ako. Nag-alay ako ng dalawang pastor at dalawang faithful sa Diyos. Natural na magkaganito ako. Pero hindi pa huli ang lahat. Nakasanla na ang kaluluwa ko. Lahat kami, huli na para magbago. Umupo sa tabi niya si Mami. Pero iho, buhay ka pa, diba? Habang may buhay, may pag-asa. Umiyak siya. Ilang minutong pagtangis sa punong-puno ng lungkot at pagsisisi. Bobo kasi ako. Hindi nga ako makapag-memorize na isang stansa. Kaya nung kinausap ako ni Tita Tanya, sinunggaban ko agad. Alam ko mali eh, maling-mali. Pero pinatikim nila ako ng kung anong pakiramdam ng matalino. Tuwang-tuwang papa ko nung sa unang beses hindi nila kailangan ni Mama na bayaran mga professor para makapasa ako. Kaya ayun, nabulagan na ako, alam nila ang kahinaan namin. Lahat kaming mga nilalapitan nila, alam nila. Kaya walang pag-aalinlangan na pumatay ako. Kaso nababaliw naman ako. Maraming mga impormasyon pumapasok sa utak ko. Lahat-lahat ng impormasyon sa mundo sabay-sabay pumapasok. Kung sino-sinong pumatay kaya ganito, sinong nagnakaw ng ganyan, nagpasabog nito, mga katotohanan ang itinatago ng bawat tao. Naawa ako sa kanya. Ginamit nila ang mga kahinaan ng mga tao para makapaglinlang sila. Halata rin ang galit kay Victor. Lumabas siya sa bahay, may kausap siya sa phone. Pagpasok niya, ulit sa loob, sinabi niyang maghinay lang kami ng ilang araw at may mga tinawagan siyang makakatulong sa amin. Sa loob ng apat na araw, walang palya na binasahan siya ni Victor ng Biblia. Sinasabi rin namin sa kanya na hindi pa huli ang lahat. Marahil kaya hinayaan ng Diyos ang lahat ng ito ay dahil may plano siya sa kanya. Sa ika-apat na gabi, dumating ang mga bisita.
isa doon ay kilala ko, si Miguel. Isa-isa nilang kinausap si Jared. Pagkatapos noon ay sabay-sabay lumabas ni Victor sa kwarto namin. May naiba kay Jared. Umaliwalas ang itsura niya. Nalaman namin nila mami na maluwalhati niyang tinanggap si Jesus sa puso niya. Akala namin ay ayos na. Pero isang tawag ang bumago sa lahat. Kitang-kita kong papaano mawalan ng kulay ang mukha ni Daddy. Kitang-kita namin lahat kung papaanong nawalan ng buhay ang mga mata niya, ang pagtulo ng malapot na dugo sa bibig niya bago siya matumba sa sahig. Nilapitan siya agad ni Jared. Simula pa lang to. Bulong ni Jared na parang may pinakikinggan siya. Namatay si Daddy. Heart attack. Pero hindi ako naniniwala, walang naniniwala. Kahit ang embalsamador ayaw maniwala, parang dinurog daw ang puso ni Daddy. Paalala ko sa lahat, mag-ingat kayo. Huwag kayong palilin lang. Kung nararamdaman nyo na bibigay na kayo, mano lang ba ang magdasal? Humingi kayo ng patnubay. Totoo ang sinasabi nila na narinig ni Jared. Simula pa lang ng laban, doble kahit sila. Alam nyo kung bakit? Malapit na ang pagdating ni Jesus. Malapit na silang magpatapon sa lawa ng asupret apoy. Kaya ginagawa nilang lahat, lahat-lahat para marami silang kaluluwang maisama. Si Jared, yung mensahe nila pagkamatay ni Daddy ang huli niyang narinig. Oo, without his power, lutang siya, mahinang pumikap. Pero mas gusto niya ang ganon kaysa sa magkaroon ng sandamakbak na impormasyon at kaalaman sa utak niya. Mas masarap daw ang pakiramdam niya sa isang taong may kaugnayan sa Diyos. As for me and mommy, we're still grieving. We miss daddy so much. Pero ipinagpasa Diyos na lang namin. Sino ba kami para questionin siya? Alam naming may dahilan ng lahat. I'm sharing this to all of you para hindi sumikat. I'm sharing this to open your eyes for you, my co-readers, to be not deceived by the devil. Kung hindi ako magiging busy, I'll tell you the story about our visitors that night. You'll be much intrigued, I guess. Nanganak na ako, and boy ang anak ko. We named him Onesimus. And no, hindi talaga Hera, Artemis, and Apollo mga names namin. Ginawa ko lang ganun para ma-intrigue kayo. Common ang mga pangalan namin. Keep safe. God bless everyone. Pray. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.